واحنا منك نتعلم. انت معلم. Assalamualaikum, marhaba to all of you. Nandito na naman tayo sa panibagong video. Alright, so mga katropa, no, ano bang gagawin natin ngayon? Ayun, no, mag-share lang ako ng aking konting nalalaman tungkol kay YouTube. So mga katropa, no, direct to the point na tayo kasi nakasulat naman sa title yung pag-uusapan natin, no. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng end screen saka paano maglagay ng card dyan sa video nyo dito sa YouTube. Alright. So mga katropa, ano ba ang end screen? Bigyan ko kayo ng example. Ito siya. So ayan yung example ng end screen. So ano naman yung card? Yung card ay yung lumalabas na letter I dito sa video nyo. Tapos mag-appear siyang ganun. Ito yung example niya. Bigyan ko kayo. So para saan ba yung end screen o yung card mga katropa? Ito yung way para maipromote mo yung video mo. O kaya naman kung gusto mo na rin ipromote yung video ng mga kaibigan mo, ilalagay mo siya sa video mo. Yun siya. So yung mga katropa, no, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng end screen. Gamit ng cellphone, punta lang tayo sa desktop ng cellphone natin. Tapos i-click natin yung profile picture natin. Ayan. Tapos pagka-click natin sa profile picture natin, i-click natin yung Creator Studio. Ayan. Tapos siya nasa Creator Studio na tayo, di ba? Maghahanap tayo ng video natin na gusto natin ilagyan ng end screen. So napili ko tong hugot line na to para kasi maiksi lang siya para madaling ipaliwanag. So sa baba ng video makikita nyo yung mga logo na yan. So i-click nyo ito. Pagka-click nyo, idadiretso na kayo sa end screen. I-click nyo lang katropa yung add elements na nakikita nyo. Tapos may makikita kayo dyan video or playlist, subscribe, channel kung gusto nyo, kung gusto mong mag-promote ng ibang channel. Kaya yung pinili ko is video or playlist sa create. So i-click natin yung choose a video or playlist. So ang napili ko ay ito, hugot line. Then pagkatapos click mo yung create element. Ayun mga katropa, no, nakita nyo nakalagay na. Tapos i-move lang natin kung pang ilang minutes or seconds mo siya ilalagay. So ayan, move mo lang yung nilagay mong end screen. Tapos move mo din yung video mo. Move on lang para makapili ka talaga ng para sa'yo. Alright. So yung pinili ko is 52 seconds. Kasi hanggang 57 seconds lang naman yung video natin ngayon. Ayan, pag nalagay na natin at naayos na natin, pindutin lang natin yung save. Pag napindot na natin yung save, makikita natin all change saved. Means okay na siya. So mga katropa, no, isingit ko lang. Kung bago ka lang nanonood sa video na to, huwag mong kalimutan i-click yung subscribe button. Salamat! So mga katropa, no, dito naman tayo sa iCard. Click lang natin yung iCard, tapos same procedure lang din. Mga kabay, click natin yung add card. Same procedure katropa, click natin yung video or playlist. Pili ulit tayo kung anong card yung ilalagay natin. Then i-click mo ulit yung create card. Tapos siya mga katropa, no, baba lang natin, nandiyan na siya. So mga katropa, no, tulad ng same procedure lang tayo ng end screen. Hanap tayo ulit kung saan siya pwedeng ilagay. So ako napili ko, ilagay ko siya sa pang 20 seconds. Para pag pinanood yung video ko, sa 20 seconds ng video ko mag-appear na yung card na nilagay natin. So
ayan, makikita natin yan na all changes save. So automatic naka-save na siya. Alright. Ayan, balik na tayo sa bahay natin at pwede mo nang panoorin sa YouTube application yung ginawa nating video. Alright. Yun mga katropa, no, salamat ulit sa panonood ng video na to. Huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button. At naway na-share ko ng maayos ang aking maliit na nalaman tungkol kay YouTube. So yun lang mga katropa, no, maasalama at salamat po.